pastor. The next question is, Sir Byron, ano susunod? Pagkatapos kami makilala na gusto ang aming sarili, ano susunod next step? Pastor, opportunities. Okay, alam niyo ba guys, nagtataka kayo bakit may mayaman, may mahila? May successful, may mga hindi successful? Alam niyo ba, ang lahat ng tao ay pinayaan ng oportunidad? The only difference lies in kung sino ang nag-take advantage ng opportunities na yun first. Eto, let me demonstrate it to you this way. Ang buhay parang tayo naglalakad eh. Nakakita ka na magandang girl doon, are you gonna take advantage of that opportunity? Nahiya ka, iwag mo, mahiyain ako eh. And then, continue walking. God is your first opportunity. You get what I mean? You continue walking. Nakakita ka na isang inlog. Ay! Makakalain na maganda ako ako. Hindi ko pupulokin yan. And then, continue walking. Hindi ko pinasin ang isang inlog. God is your second opportunity. Third, nakakita ka lang na magandang bahay nakalagay. Enter this at kailangan mo na lagpasan ng bangil. At on the other side of the bangil, merong pot of gold. Ay! Ayoko niya. Baka mahulog sa bangil, mamatay pa ako. I don't care about the pot of gold. And then you continue walking. That is your third opportunity that you missed. What about parang kung nalaman mo na may pakinga pero may tunay. Diba? Kasi ang unang kong nakita pa rin eh, may pakin. Bago makita yung pakabon on the other side. So, dahil doon, hindi mo siya pinansin. Kaya patuloy ka na sa panilaman mo. Tapos, kung hindi mo siya sinilip, hindi mo makita na, ay, may pakinga pero may tunay naman pala. Eh, sana nakuha mo yung pakabon. So, my point here is, lahat ng tao biyayaan ang oportunidad. Kaya din yung mayaman mahirap, kaya may success na hindi. Kaya may apay at may mga professionals ay dahil sino ang nag-take advantage? Sino ang nag-pick up ng opportunities first? Kami, kayo, high school pa lang kayo ngayon, pero let me tell you this now. The reason why we're enjoying this success, the reason why we're talking to you now, ang ginawa lang namin, college kami, ginawa namin ang aming best sa aming mga ginagawa. And as we were going along, we just basically picked up the opportunities. And the opportunities worked to our advantage. So, kayo ba, nalagpasan nyo lang ang opportunities na makikita nyo as you enter college, as you graduate from college? Nalagpasan nyo lang? No! You're gonna pick them up. So, do you promise to pick up all opportunities you see along the way? Yes! Great. Okay. Next. Ano nakalagay dyan? Can everybody please read? Opportunities in a lifetime. There. Yan ang isa pang klase ng pag-iisip na gusto kong matandaan nyo. Opportunities, hindi yan ang maghahanap sa'yo. Ikaw ang maghahanap sa opportunities. Let me give myself as an example. Okay, before I grew my business, I was a seasoned training professional for over 6 years. Nag-resign ako. Ano ang reason ko? Sawa-sawa na ako nag-report sa mga, alam mo na, sa mga unreasonable na bosses. Sawa-sawa na ako na may kailangan akong shift pag-reportan. Sawa-sawa na ako na pagiging empleyado. So I decided finally, ayoko na akong nag-reporto. I want to be my own boss. I want to work at my own pace. I want to have full control of my own time. I want to be with my family whenever and wherever I want. So, I resigned and I put up my own business. At ito pa ang gusto ko i-share sa inyo. Ano nang inig nyo pag when you're going to put your own business? Ano dapat meron ka? Kapital! Naniniwala pa kayo. Nag-design ako sa pagiging empleyado, wala akong isipon. What? So, Romero, nag-freelance corporate trainer ka, nag-establish ka ng soap-partial business ko, wala akong pera, wala akong kapital. Ano ka nang ginawa ko? I just gathered all of my contacts. At yan pa, isang benefit ng student leader ng maraming contacts sa college. Mag-graduate ka at naging professional ka na, or pa nagpumagkat-on business mo, tawagan mo lang sa lahat. Why?
sino yung mga contacts ko nung student leader kayo college? Malamang, presidente na yan. Malamang, manager na yan. Malamang, makikusyante na lang yan. So, number one, I built my contacts. And secondly, I aggressively marketed myself online. Take full advantage of social media or in general, internet marketing. Diyan po tayo nakilala. Okay? And, you know what? Kahit pa yung aggressive marketing mo sa ganito, pero wala kayong confidence or wala kayong assertiveness, wala rin mangyayari. Ako, I don't care if I have to deal with or have a meeting with a foreigner or with the president of a company or even with a top politician. Once I discovered that I'm going to be talking to a top politician, VIP or a foreigner, I'm going to be engaged in a why? That's the end of challenges. So kayo, in college and even beyond college, love challenges. And your challenges will reward you that. Okay? Are you learning from me? Okay. Next. So, in passing, we're done with passing your opportunities. I'm going to leave something with you at this point. Everyone, please read that. 1, 2, 3, go. All people are presenting great opportunities to make their lives better, directly or indirectly. The only ones that are blessed, though, are those who seek them, acknowledge that they are opportunities, believe that they are doable, take advantage of them, and thank God for them first. So guys, ang buhay, kung sino magiging successful at hindi magiging successful, paulaan lang yan ang pag-advantage ng opportunities in life. Okay?